siya ay isang babae na tumigil ang buhay para sa kanya ng 30 years, no? When she was framed up by her ex-lover for a crime that she did not commit. And she goes back into the world with vengeance in her heart. Siyempre, diba yung sakit at yung pait na ibinigay sa kanya ng kanya ex-lover with vengeance in her heart. But along the way, she meets good people. And she again sees the inherent goodness in man. At dahil nito, nagkaroon siya ng what I may call a spiritual journey. A journey of transcendence, of one's humanity, that in the end, she gives up. She gives up the whole idea of revenge. And life just goes on for her until her next journey. So I guess that's why I was drawn to the character, kasi it resonates with us, no? With our humanity, our own journey. Na sa buhay na to, we struggle about choices every day, from the simplest of choices to the most complex. It's always a challenge to walk the right path, diba? To transcend one's humanity, to transcend one's past, to transcend one's pain and hurts. And choose to do good, and choose to be good. And in the context of our society, no? I mean, laging ganun ang mga pelikula ni Love, eh. Yung journey ng character niya is always seen in the context of our socio-economic, political backdrop. Yun ang nag-draw sa akin. Sa papel, sa character ni Orasha. Oh, actually, doon ako pinaka-nervyos. Kasi sabi ko kay Direk Love, sabi na, oh, Charo, mag-disguise ka dito, magta-tomboy ka sa gabi. Direk, sigurado po ba kayo akong kinakas ninyo? I had a conversation with him. Sabi ko, mga second, third meeting yata yun, eh, mga third, mag-disguise ka dito, ganyan. Tomboy ka, magsuot lang ako. Are you sure you're casting me? Sabi niya, eh disguise nga eh. Eh disguise nga eh, magpapanggap nga eh. So hindi naman kailangan ganun ka, di ba? Magpapanggap ka nga. Oo nga naman, katrila. Nakaarali. So, nakaganon siya sa silya nung kausap niya ako. Nakaganyan siya eh. Sabi niya, like, ito, tingnan mo yung forma ko ngayon. Di ba, walang, yung hindi swabe, di ba? Yung makanto, sabi niya, oo, yan. So, in a workshop naman ako. Yan, kasama yun sa workshop ko kay Malu de Guzman, kung paano ilalagay ko yung weight ko dito sa core ko, para hindi model ang dati. Hindi beauty queen ang dati. I had to be conscious. And yun nga, May was a lot of help in my initial shooting days. Kasi yung kanto, yung wala lang, yung kilos lang na tapon lang, di ba? Tapos yung pagpumunt, sabi ko, direct, basta pumilantik na yung daliri ko, i-cut nyo ha. Pero sa awa ng Diyos naman. Hindi naman. So, okay naman kay Direk Love yung disguise part. Yung initial apprehension. But after a while, kasi you get the hang of it eh. Diba? Pag everyday mo nang ginagawa, yung sunod-sunod na yung eksena, naka-costume ka na, tapos kasama na yung context ng eksena, tapos supported ka na by lines, diba? Supported ka na ng context ng scene. Yun. Medyo nag-isa sa buhay mo na siya.